Uy, may bago na naman si Daddy. Huwag na nating patagalin to. Simulan na natin ang kwento tungkol sa isang utoy na nagkaroon ng ipinagbabawal na relasyon sa isang mamasita na talaga naman. Ipinalabas ito noong 2019 na pinamagatang Before the Dawn. Sa simula ng kwento, makikilala natin ang isang binatilyo na nagngangalang Rendan. Pinagagalitan siya ng kanyang mga magulang dahil mababa ang kanyang mga grado sa eskwelahan. Napag-alaman din ng mga magulang niya na puro pag-asa ng bayan ang mga sinasamahan niyang kaibigan. Mga talentadong kabataan, kumbaga. Nung araw din na iyon, bumili muna siya ng mahiwagang damo sa isang kaibigan niya bago pumasok sa eskwelahan. Talentado talaga. Pagdating sa loob ng classroom, nagpakilala sa kanila ang bago nilang English teacher na nagngangalang FB. Kapag ganitong kaganda si teacher, eh talaga namang mapapa yes ma'am ka na lang kahit hindi mo alam ang sagot. Nang matapos ang kanilang klase, isang kapwa teacher na nagngangalang Kiko ang nagpapansin at nagpakilala kay teacher FB. Alam na, pagdating naman ni Rendan sa kanilang bahay, pinagalitan na naman siya ng kanyang ina dahil hating gabi na naman siya umuwi. Natatakot daw kasi ang kanyang mga magulang na baka matulad si Rendan sa kanyang kuya Baron na nakakulong ngayon dahil sa pagbebenta ng mahiwagang damo. Kinabukasan, nagbigay ng takdang aralin si Teacher FB na sumulat daw ng essay ang mga estudyante tungkol sa kanilang mga sarili. Nagtanong naman si Rendan kung bakit kailangan nilang isulat ang kanilang buhay-buhay. Sumagot si Teacher FB na nais daw niyang makilala ang kanyang mga estudyante. Nagtanong ulit si Rendan na paano naman daw si Teacher FB. Wala din daw alam ang mga estudyante tungkol sa kanyang pagkatao. Nga naman, tinanong ni Teacher FB kung ano ba ang gustong malaman ni Rendan tungkol sa kanya. Hindi na nakasagot pa si Rendan at bigla na lang itong lumabas ng classroom. Sinubukan niyang sundan ang binatilyo para pangaralan, subalit pinigilan siya ng isang teacher na nagngangalang Lamera. Huwag na daw siyang mag-aksaya ng panahon kay Rendan dahil matigas daw talaga ang ulo nito at walang pinapakinggan. Sumagot naman si Teacher Ebi na nais niyang tulungan ng binatilyo dahil obligasyon niya ito bilang isang teacher. Nga naman, supalpal si Lamera kaya ngumiti na lang ito at sinabing good luck. Nang sumunod na araw, binasa ni Rendan sa loob ng classroom ang isinulat niyang essay. Nagustuhan naman ito ni Teacher FB at sinabi niya na may talento daw si Rendan sa pagsusulat. Pwede pa nga daw tumaas ang mga grado ni Rendan kung pagbubutihin nito ang pag-aaral. Nang makauwi si Teacher FB, nakatanggap siya ng mga dokumento tungkol sa diborsyo nila ng dati niyang asawa. Kinabukasan ay nilapitan siya ni Kiko at inanyayahan siya nitong mag-inuman daw sila mamaya pagkatapos ng klase. Pumayag naman siyang sumama kahit mukhang manyakol si Teacher Kiko. Sa gitna ng klase, napansin ni Teacher FB na parabang balisa at wala sa sarili si Rendan. Tinanong niya ito kung ano ang problema. Sinabi ni Rendan na nahihirapan na daw siya sa pagiging istrikto ng kanyang mga magulang. Palagi daw siyang pinapagalitan ng mga ito dahil ayaw nilang matulad siya sa kanyang kuya Baron. Nagmungkahi si Teacher FB na magbibigay siya ng ekstrang 30 minuto para turuan si Rendan. Talaga namang aabot sa tenga yung ngiti mo kapag ganitong kaganda yung magtuturo sa'yo. Yes ma'am. Kinagabihan habang masayang nagiinuman ang dalawa, nasa isang sulok naman si Rendan at palihim nitong pinagmamasdan ng kanyang teacher. Ilang sandali pa ay nakaramdam na ng kalasingan si Teacher FB kaya nag-aya na siyang umuwi. Medyo dismayado naman si Kiko dahil may iba pa siyang inaasahang mangyari. Yari na naman ang kanang kami ni Teacher Kiko pag uwi sa bahay. Nang sumunod na araw, nakita ni Teacher FB na lumalabas ng eskwelahan si Rendan at hindi ito pumasok sa kanyang klase. Nung araw din na iyon ay pinagalitan niya si Rendan tungkol sa pagkakating klas nito. Humingi naman ng paumanhin ng binata at nangakong hindi na ito mauulit. Nakiusap pa si Rendan na huwag siyang isusumbong sa kanyang mga magulang. Nangako naman si Teacher FB na hindi niya ito ipapaalam kahit kanino. Wala naman daw siyang mapapala kung palalakihin pa niya ito. Nga naman, bago matapos ang kanilang usapan ay pasimpleng hinawakan ni Utoy ang kamay ni Mamasita. Hindi niya nagustuhan ang ginawa ng binatilyo at kaagad din niyang tinanggal ang pagkakahawak nito. Humingi ng paumanhin si Rendan at sinabing nagbibiro lang naman daw siya. Talaga ba? Kinagabihan, habang kausap ni Teacher FB sa telepono ang kanyang ina, kumatok sa pintuan ng binatilyo at nang pagbuksan niya ito ng pinto ay nakita niyang may mga sugat ito sa muka. Dahil dito ay binabaan muna niya ng tawag ang kanyang ina at saka niya pinatuloy sa bahay ang binatilyo. Habang nililinisan niya ang mga sugat nito ay nagtanong siya sa binatilyo kung ano ang nangyari.
Subalit ayaw itong pag-usapan ng binata at nagpaalam pa ito na uuwi na. Bago lumabas ang binatilyo, nagpresenta siya na ihahatid na lang niya ito pa uwi. Sa gitna ng kanilang biyahe, sinabi ni Renda na tumigil muna sandali at meron siyang ipapakitang magandang tanawin. Habang masaya nilang pinagmamasdan ng tanawin ay sinubukan siyang halikan ng binatilyo. Matagal nang walang gumagambala sa kaluluwa ni Teacher FB kaya muntik na itong mabulabog ng binata. Mabuti na lang at nagawa niyang pigilan ang kanyang sarili. Pagdating sa bahay nila Rendan, sinabihan niya ito na bilang isang teacher at estudyante ay hindi na ito mauulit pa. Talaga ba? Hindi naman nasumagot si Utoy tapos ay galit itong lumabas ng kotse. Kinabukasan ay maghapon hindi nagpansinan ng dalawa. Iyari na, aapaw at aapaw ang sinaing kapag naipon ng mainit na sabaw sa loob ng kaldero. Yes ma'am. Nung araw din na iyon, habang naglilinis ng bahay ang nanay ni Rendan, napansin nito na gumaganda ang performance ng kanyang anak sa eskwelahan. Habang pinagmamasdan ni Rendan ang mga litrato ni Teacher FB sa social media, lumapit ang kanyang ina tapos ay nagtanong ito kung bakit gumaganda ang kanyang mga grado. Sinabi naman ni Rendan na dahil daw ito sa bago nilang teacher. Talaga namang gaganda grado mo kapag ganito yung nagtuturo. Yes ma'am. Nagtataka pa rin ang kanyang ina subalit masaya naman ito para sa kanya dahil malaki na daw ang kanyang ipinagbago. Isang gabi ay muling nag-inuman ang dalawa. Nasa parehong lugar na naman si Rendan na parabang sinusundan nito ang kanyang teacher. Nang magpunta sa banyo si Teacher FB, sinundan siya ni Rendan at doon nga ay hindi na nakapagpigil pa ang binata. Bigla na lang nitong kinain ang kanyang bunganga kaya hindi na siya nakatanggi pa. Yes ma'am. Sa kabila ng nag-uumapaw na kaldero ni Teacher FB ay nagawa pa rin niyang iwasan ang nanggigigil na binatilyo. Pagdating niya sa lamesa ay nag-order pa siya ng alak. Sinusubukan niyang kalimutan ang nangyaring halikan, subalit nag-iwan ito ng matinding pamamasa sa pagitan ng kanyang hita. Gumawa na lang siya ng paraan upang makapagpaalam kay Kiko na uuwi na muna siya. Nung gabi din na iyon, habang namamahinga si Teacher Epi sa bahay, kumatok na naman sa pintuan si Utoy na talaga namang ayaw magpaawat. Alam ni Teacher Epi sa kanyang sarili na makakagawa siya ng kasalanan sa oras na pagbuksan niya ito ng pintuan. Sinubukan niyang pigilan ang kanyang sarili, subalit basang-basa na rin ang kanyang lupain na matagal nang walang nagtatanim. Alam na siguro nating lahat ang susunod na mangyayari. Ayun na nga, binuksan ni Teacher FB ang pintuan at hindi na siya nagpaligoy-ligoy pa. Tuluyan na niyang ipinatikim sa binatilyo ang ipinagbabawal na mansanas. Talaga namang tumitirik ang mata ni Rendan habang tinatasahan ni Teacher FB ang daladala niyang lapis. Yes ma'am. Kinabukasan ay sinabi ni Teacher Epi kay Rendan na hindi na pwedeng magpatuloy pa ang anumang namamagitan sa kanila. Talaga ba? Pwede naman daw silang magsimula ulit bilang magkaibigan. Sumagot naman si Rendan na ayos lang sa kanya, pero meron daw siyang ibibigay kay Teacher Epi bago bumalik sa normal ang lahat. Isinuot niya kay Teacher Epi ang isang kwintas bilang regalo. Labis naman itong ikinatuwa ni Mamasita. Napakahusay talagang dumiskarte ni Utoy. Kinagabihan ay tinawagan ni Teacher FB ang kanyang ina upang ipaalam dito na may bagong lalaki na nagpapasaya sa kanya. Sinabi niyang mas bata ito sa kanya subalit hindi niya ipinagtapat na estudyante niya ang lalaki. Natutuwa naman ang kanyang nanay para sa kanya. Kinabukasan, lumabas ang dalawa para magpiknik sa kakahuyan. Ikinuwento niya kay Rendan ang tungkol sa dati niyang asawa na walang respeto sa kanya at palagi daw siyang sinasaktan. Nangako naman ang binatilyo na kahit kailan ay hindi niya magagawang saktan si Teacher FB. Matapos nito ay naglabas ng cellphone ng binatilyo para kumuha ng litrato. Isang araw habang naglilinis ng bahay ang nanay ni Rendan, binuksan ng nanay niya ang kanyang cellphone at nakita nito ang mga litrato ni Rendan kasama ng kanyang jowa. Nung araw din na iyon ay bumisita sa eskwelahan ng nanay ni Rendan para magpasalamat sa bago nilang teacher. Laking gulat naman ang kanyang ina dahil napag-alaman niya na ang jowa pala ng kanyang anak ay ang bago nilang teacher. Alam na niya ngayon ang dahilan kung bakit ganadong pumasok sa eskwelahan ang kanyang anak. Sinabi niya kay Teacher FB na tapusin na nito ang anumang namamagitan sa kanila ng kanyang anak tapos ay galit itong lumabas ng classroom. Pagdating ni Rendan sa bahay, kinausap siya ng kanyang ina at inutusan siya nitong makipaghiwalay na kay Teacher FB. Galit na sumagot si Rendan sa kanyang ina at sinabi niyang tunay ang kanilang pagmamahalan. Nakiusap si Rendan sa kanyang ina na tanggapin na nito ang kanilang relasyon.
Subalit hindi talaga ito sang-ayon sa kanilang relasyon. Lumapit ang tatay ni Rendan at sinubukan siya nitong ipagtanggol. Wala naman daw masama kung talagang nagmamahalan ng dalawa. Ganun sana. Dahil sa kanilang pagtatalo ay galit na lumabas ng bahay si Rendan. Nung gabi din na iyon ay ipinagtapat na ni Teacher FB sa kanyang ina ang tungkol sa kanila ng binata. Nagalit ito sa kanya dahil pwede raw siyang makulong sa ganitong uri ng relasyon. Ilang sandali pa ay dumating si Rendan sa kanyang bahay. Nagtalo silang dalawa tapos ay nakiusap siya na umalis na doon si Rendan. Habang iniisip ni Teacher FB ang mga nangyayari ngayon sa kanyang buhay, isang sulat ang napansin niya sa harap ng pintuan. Nakalagay sa sulat ang paghingi ng paumanhin ni Rendan at mahal na mahal daw niya si Teacher FB. Kinilig na naman tuloy ang katawang lupa ni Mamacita kaya binuksan na niya ang pintuan. Dito nga ay tumambad sa kanya ang binatilyo na may daladala pang bulaklak. Napakahusay talagang dumiskarte ni Utoy. Siyempre, alam na nating lahat ang susunod na mangyayari. Ayun na nga, habang namamahinga silang dalawa, binanggit ni Rendan sa kanya na lumipat na daw sila sa ibang lugar. Magtatanan kumbaga. Sumagot naman si Teacher Ebby na kailangan muna nila itong pag-isipan ng mabuti. Pagdating sa eskwelahan kinabukasan, nilapitan siya ni Rendan tapos ay nagtanong ito kung ano ang kanyang desisyon. Habang magkausap ang dalawa, pinapanood pala sila ni Kiko at nakita nito kung paanong hawakan ni Rendan ang mga kamay ni Teacher Ebby. Nakaramdam tuloy ng matinding selos at galit si Kiko. Hindi niya matanggap na naunahan siya ng isang estudyante kay Teacher Ebby. Nung gabi din na iyon ay hindi na nga nakapagpigil pa si Kiko. Sa pilitan niyang ipinasok si Junjun sa loob ng classroom ni Teacher Ebby. Salbahe talaga. Labis tuloy ang naramdamang galit ni Rendan nang sabihin ni Teacher Ebby sa kanya ang ginawang kabalastugan ni Kiko. Nang sumunod na araw ay hindi na nakapagpigil pa si Rendan. Habang nakatalikod si Kiko ay sinapok niya ito sa bumbunan. Matapos nito ay nagpambuno silang dalawa. Dahil sa nangyari, dinala ng mga pulis si Rendan sa presinto. Nakonsensya tuloy si Teacher Ebby habang dinadala ng mga pulis si Rendan. Sinundo si Rendan ng kanyang ina sa police station. Lumapit si Teacher Ebby upang kamustahin ang kanyang kalagayan. Subalit sa pilitan siyang pinaalis ng nanay ni Rendan at sinabi pa nitong bumalik na daw siya sa impyerno na kanyang pinanggalingan. Sinubukan siyang ipagtanggol ni Rendan pero wala na rin itong nagawa. Kinabukasan ay hindi pumasok sa eskwelahan si Rendan kaya lalong nag-alala at nakonsensya si Teacher Ebby. Nung gabi din na iyon ay tinawagan niya si Kiko upang kausapin. Inutusan niya si Kiko na huwag ituloy ang demanda laban kay Rendan tapos ay mag-resign na rin daw si Kiko sa kanyang trabaho. Kapag hindi daw ito ginawa ni Kiko ay kakasuhan niya ito dahil sa ginawa nitong kabalastugan sa kanya. Wala tuloy nagawa si Kiko kundi sumunod sa kasunduan. Dahil dito ay muling pinayagan si Rendan na pumasok sa eskwelahan. Subalit tuluyan na rin nilisan ni Teacher Ebby ang lugar. Masakit ito para kay Ebby, subalit kailangan niya itong gawin para sa ikabubuti ng marami. Hindi tuloy mapigilan lumuha ni Rendan nang malaman niyang iniwan na talaga siya ni Ebby. Tunay man ang kanilang nararamdaman ay hindi pa rin ito naging sapat na dahilan para baguhin ang katotohanan na mali ang ganitong uri ng relasyon sa paningin ng maraming tao, maging sa batas ng tao. Ipanalangin na lang natin na magkita ulit silang dalawa kapag nasa hustong gulang na si Utoy. Dito na nga po nagtatapos ang ating kwento na talagang kwento lang. Magkita-kita tayo ulit sa susunod na lokohan. Salamat po!